Magandang araw po. Welcome po sa akin channel, Nov9 TV. Patalasasan po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing asset? Plano nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, taglan po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawin ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bahala sa marketing, sa boosting, or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bahala sa lahat. Tago lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Crosswinds, Tagaytay. Na ito'y tinaguri ang isang pine estate na meron pong mahigit kumulang na 35,000 pine trees. Napakaaliwalas po at napakatahimik ng lugar, sariwa ang hangin at meron din pong mga cafe and restaurants dito sa labas at loob ng subdivision. Ito pong bagong video presentation ko ay isang residential lot na may lot area na 361 square meters. Ito po'y titulado, buhay po ang may-ari. Kaya wala kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Ito pong binabaybay natin ay isa ito sa pasyalan dito sa Tagaytay. Kung saan paglabas nyo ng subdivision, ito na po ang bubungad sa inyo. Although ito po'y pasyalan, hindi po ganun ka luwag ang security dito. So medyo mahigpit kaya secured po kayo. Kung sakaling ma-acquire nyo ito, meron pong 24 hours roving guards dito sa loob ng subdivision. So malapit na po tayo sa property'ng binibenta. Ito po yung binabaybay natin. Mula po dito, akit ng konti. So nandito na po tayo. Ito pong property line ay mula dito sa may pine tree. So napakaganda po nitong property. Gawa ng palibot nito ay may mga pine tree na. Kaya napakaliwalas po ng hangin at nasa mataas na lugar po siya. Although slope po ng konti, pero hindi naman po siya ganun kalalim. Pero ganito po talaga ang mga lupa dito sa Crosswinds. Actually, yung iba nga mas stiff pa or mas malalim pa. Ulitin ko lang po, ang lot area po nito ay 361 square meters. At mapapansin nyo po, itong mga pine tree na napakaikot dyan, yan po ang property line. So malaki-laki din po ang area nitong lupang binebenta. At sa dulo po nito ay roundabout, kaya napakahaba po ng frontage nitong property. At nasa mataas na lugar. So mapapansin nyo po, napakatahimik. Sariwa ang hangin, malamig ang klima, at malayo na po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. May ilan-ilang mga kabahayan na rin po dito. Yan po yung mga tinutukoy ko sa inyo na mga pine tree. So paikot po yan dito sa buong property. So mapapansin nyo po, hindi naman po siya ganun kalalim. Slope lang na konti. Para just in case na mag-set tayo ng tripping, may idea na kayo sa terrain ng lupa. So, wala po dito, sa likod po nitong napuesto namin ay yung roundabout na. Napakaganda po nitong property kaya you might consider buying this. Okay, ang tanong, ba't naman bibilhin ko to? Unang-una, sa presyo po. Mas mura po ang selling price ni owner compared dun sa bagong dinidevelop na another phase dito sa Crosswinds. Pangalawa, ito pong property ay ready for construction na. Anytime po na gusto yung magpagawa na ng bahay, pwede na po dito. Compare mo naman dun sa dinidevelop pa lang, so mag-aantay ka pa.
At doon po hindi po ganito na may mga pine trees na kung saan taon din po ang binibilang bago yan lumaki ng ganyang kataas. Yan po, tunghayan nyo po ulit itong napagandang property ni Ma'am at Sir. So, mamaya po pag-usapan natin ang presyo. Sa ngayon po, pupuntahan po muna natin ang amenities nito. Nandito na po tayo sa pool area. So, ito po yung entrada. At dito po sa gilid, meron po itong playground. May maliit na slide, may seesaw, then meron pong mas malaking slide sa dulo, at punong-puno rin po ito ng pine trees. So mula po dito, meron pong pathway kung saan ito po yung papunta sa poolside. Meron po ditong structure, yan po ay banyo na pangbabae at panlalaki. So bukod po yan. So mula po dito, matatanong na natin yung swimming pool. Meron pong mga shower area dito at may trellis. Yan po, matatanong nyo yung swimming pool. Napakaliwalas po. So kung sakali pong meron na kayong property dito at ipasok nyo sa Airbnb, pwede rin pong magamit ng guest nyo itong swimming pool. Actually, income generating po pag meron kayong property dito. Gawa ng karamihan po dito ay pinapasok sa Airbnb or staycation business. Kaya kung nasa ibang bansa kayo at mag-invest kayo dito, habang nasa trabaho kayo, kumikita po ang property nyo once na ipasok nyo sa Airbnb. Habang nagliliput po tayo dito sa loob ng subdivision, summarize ko lang po sa mga nag-skip ng video. Ang lupa pong binebenta ay dito po sa Crosswinds Tagaytay at may sukat po ito na 361 square meters. Nasa Pine Grove area po siya at ito'y titulado. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, malamig ang klima, at malayo na po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Ang estimated elevation po above sea level ay 1,703 feet. Dito po sa Crosswinds Tagaytay ay meron pong mga restaurants at coffee shop. Bago po pumasok ng gate ng subdivision or sa labas ng subdivision, meron pong mga coffee shop gaya ng Coffee Project, Ruin Project, at Napa. Then sa loob naman po, meron din pong mga coffee shop at restaurants. Gaya ng Windmill, Anderson's, Dirjo, at marami pa pong iba. Yan po, tunghayan nyo po. Habang pinagmamasdan nyo po itong mga restaurants at coffee shop, pag-usapan na natin ang distance, location, at travel time. Mula po sa People's Park in the Sky, ang distance is 2.8 kilometers, then ang travel time is 11 minutes. Mula po sa Picnic Grove, ang distance is 2.9 kilometers, then ang travel time is 8 minutes. At mula naman po sa Ina ng Laging Saklolo Church, ang distance is 4.1 kilometers, then ang travel time is 9 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 7.3 kilometers, then ang travel time is 17 minutes kasama ng traffic. Kung saan sa Tagaytay Rotonda po ay kompleto na rin gaya ng hotels and restaurants, banks, malls, school, church, at hospital. Mula naman po sa Kalaksilang, ang distance is 17.3 kilometers, at ang travel time is 48 minutes. Ang Kalax po is connecting SLEX or South Luzon Expressway, Skyway, then North Luzon Expressway or NLEX at iba pang parte ng Metro Manila. Then mula naman po sa airport, ang distance is 60 kilometers, then ang travel time is 1 hour and 20 minutes.
Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 30,000 pesos per square meter na lang po. At tungkol naman po dun sa isang development dito sa Crosswinds, binebenta po iyon ng 70,000 pesos per square meter. So, see the difference. Dun po sa 70,000, yun po ay dinedevelop pa lang. Compare mo dito sa binebenta ni owner na 30,000 pesos per square meter na develop na, na pwede nyo na pong tayuan kaagad ng bahay. Kung may mga katanungan po kayo o gusto mo pa-set ng tripping dito sa property na to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram at meron din pong iMessage sa mga iPhone users. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sana po naibigyan yung aking video presentation. Pakilike and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung lupang taniman o bahay bakasyonan, meron din po kaming ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin ialok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala sa amin, especially sa mga buyers at sellers, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at inyong pamilya. Maraming salamat po.